Bahagi ng ginagawang kalsada sa Valenzuela, gumuho dahil sa walang tigil na ulan. Mga residenteng inilikas, aabuti ng 5 buwan bago makabalik sa kanilang tahanan. Bilang ng mga nasaktan sa bagyong Aghon, patuloy na nadaragdagan. Panahon ng tag-ulan, malaki ang posibilidad na magsimula na sa susunod na linggo ayon sa PAGASA. Ngunit mataas na heat index maaari pa rin maranasan pagkatapos ng bagyong Aghon. Senate President Francis Cheez Escudero nilinaw na hindi sila magkaaway ni Senator Juan Miguel Migzuberi matapos palitan sa pwesto. Pagkakaroon ng unicameral legislature, maaari maging susi ng mabilis na pagkakapasa ng mga panukalang batas ayon sa isang kongresista. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Lucena dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyong Aghon. Kakulangan naman sa water assets ang naikitang nagpapabagal sa disaster response sa coastal municipalities sa probinsya. Ito ang balita ni Japheth Cablaida. First time ulit si Japheth. I think one of the greatest challenge yung mga tao talaga hindi natututo in times of calamity. Yun talaga. Kasi supposed to be, naka-early ang aming pre-disaster, nakapag-advise na pumunta sa mga evacuation centers. Kaya yun ang naging problema namin. Lahat ng tao ngayon, walang gamit. Kasi nga, hindi nakalikas. Umabot na sa 6,000 individual sa Lucena City ang nailikas dahil sa matinding ulan at pagbaha dulot ng bagyong Aghon. Ang mga ito ay mula sa mga baybaying ilog at dagat, maging ang mga nasa mababang lugar sa lungsod. Sa lawak ng tinamong pinsala, nagpasya ang pamahalaang lokal na isailalim na ito sa state of calamity upang magamit ang calamity fund para makapagbigay ng tulong pinansyal at para sa rehabilitasyon ng mga napinsala ng bagyo. Sa tala ng Philippine National Police Maritime Group, nasa 5 pamilya na natrap bunsod ng matinding pagbaha sa barangay Dalahikan ang sinaklulongan nila. Sa bayan naman ng Mauba, nasa 12 barangay ang inilikas. Samantala, nagtungo naman si Governor Helen Tan sa bayan ng Mauban na isa sa lubhang na pinsala ng bagyo sa lalawigan. Sa kasalukuyan, wala pang kuryente doon, ngunit sisikapin anilang maabot ang iba pang lugar na labis na naapektuhan. Nagpapabagal anya sa kanilang search and rescue operation ang kakulangan ng water assets. Yung baha kasi, pagka binaha ka na, adi ang hirap, no? Dahil coastal nga kami. And then, kulang din tayo sa water assets, no? Sa water assets natin. Like, meron naman kami naka-preposition. Pero pag nagsabay-sabay, it's not enough, no? So, yung nangyari also gabi, no? Ang hirap ma-reach yung ibang lugar. And then, at the same time, yung problema din natin, communication. Patuloy ang relief operation sa mga syudad at munisipalidad na apektado ng bagyo at nakapagpadala na din ng relief items ang pamahalaang panlalawigan sa lubhang naapektuhan ng bagyong Aghon. Japheth Cablaida, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki at malawak ang pinsalang iniwan ng unang bagyong pumasok sa bansa ngayong 2024. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, patuloy na nadaragdaga ng bilang ng kumpirmadong sugatan sa pananalasa ng bagyong Aghon. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang hapon, Ryan. Ilan na ba ang nasugatan at may mga nakumpirma na rin bang mga nasawi? June, sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 7 na itong kumpirmadong sugatan. Yung mga nasawi, bagamat may mga naiulat na mga nasawi, hanggang ngayon ay for verification pa rin yan dahil sumasailalim yan doon sa
kailangan pang dumaan o kailangan yung mga proper documents bago maideklara ng NDRRMC na kabilang ang mga ito doon sa mga casualty nitong bagyo. Bicol Region ang napuruhan ng bagyong Aghona. Kung pagbabasehan ang hawak na datos ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kung saan nasa mahigit 10,000 individual ang apektado sa ngayon. Nagsimula ng magsagawa ng rapid assessment ang kanilang mga opisina sa mga rehiyon. Sa ulat ng NDRRMC, nasa 8,465 na mga pamilya o katambas ito ng 19,373 na individual sa 158 barangay na naapektuhan ng bagyong Aghon. Nasa 657 pamilya o mahigit 2,100 katao ang nananatili hanggang ngayon sa 81 evacuation center. Bukod pa ang nasa 821 na mga pamilya o katumbas ng 3,151 na katao na lumikas sa kanilang mga kaanak. Pito na ang naitatalang injury at kinukumpirma pa ang mga ulat na nasawi ng ilang individual dahil sa bagyo. We base it on the initial affected population in the Bicol region, 6,130 families or 10,349 individuals. But again, posible ito no? Pag pumasok na yung mga reports ng ating mga partners and state mga regional offices kasi kakasenda lang ng konti ng panahon so makakapag-rapid assessment na sila. Ayon sa ahensya, aabuti ng ilang linggo bago matapos ang beripikasyon sa mga nasawi sa kalamidad. Pero tiniyak naman ito na ang karampatang tulong para sa mga pamilya. May 2 kalsada at 1 tulay ang naapektuhan dahil sa bagyo. Kasalukuyan na itong kinukumpuni ang mga ito. Nakaranas naman ng power interruption ang nasa 46 na munisipalidad at syudad, subalit karamihan dito ay naibalik na ang supply ng kuryente. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo ay 3 paliparan ang pansamantalang naapektuhan ang operasyon kung saan 7 flight ang kinansela at 29 na pantalan sa bansa ang naapektuhan. Hanggang ngayon ay naka-red alert pa rin ang NDRRMC hanggang hindi pa lumalabas ng bansa ang bagyo. June samantala, balik sa biyahe na ang mga barko simula ngayong araw. Pero inaasahan na ang adjustment ng schedule dahil sa domino effect dulot ng stranded na mga pasahero. Nananawagan po kami na magkabang po ng mga schedule na lang. Huwag na po pumunta muna dito para hindi rin po kayo maabala at hindi rin po kayo madadagan ng gastos. Kasi intindihan po namin na napakahirap din po pag nandito lang naghihintay at dagdag lang yung kanyang mga gastos. Si Aling Delmar, Sabado pa ng gabi nasa Manila Northport Passenger Terminal. A-attend sana siya ng graduation ng kanyang anak sa Miyerkules pero walang biyahe ng barko kahapon. Hanggang ngayon, wala pang schedule na ibinibigay sa kanya ng biyahe papuntang Cagayan de Oro. Kaya malabo na itong maka-attend sa graduation ng anak. Sinabihan na daw niya ito na hindi siya makakadalo sa graduation ng kanyang anak. Sa tingin ko po hindi na po siguro. Kasi from Cagayan, magpo-commute lang po kami. Matagal din pong biyahe. 8 hours din po kapukid lang. Wala pa pong sinabi po eh. Wala pa. So hindi pa kayo makakasama doon sa mga... Hindi pa po. Wala pang announcement na kasama kami. Si Kimberly hahabol din sa graduation ng kapatid. Galing pa siya sa bansang Kuwait. Ngayon na sana ang biyahe niya. Kaya lamang ay wala pang barko na sasakyan. Nakipagsapalaran lamang siya kahit sa 31 pa nireschedule ang kaniyang biyahe. Yung biyahe ko po is ngayon alauna po talaga. Tapos nung pumunta na po kami doon, yung pagpasok dito, sabi ng guard po kasi wala po talaga kaming barko na sasakyan. Yung barko daw po namin nasa sa Palawan. Tapos nung pumunta po kami doon, nag-ano po sa amin, sinabihan po kami na yun nga po, wala daw pong biyahe yung pasibu. Sabi nila, mga 31 pa daw po or hindi pa daw po malaman kung kailan talaga.
Tapos nung bumalik kami ulit, yun na sinabi nila na mag-antay na lang po, baka mayroon pong darating na barko, baka bukas or hindi pa alam. Ang Philippine Ports Authority may paalala naman sa mga shipping company tungkol sa pag-anunsyo ng kanilang mga kanseladong biyahe. Paalala lang po sa atin pong mga shipping line na sana po mas maaga yung kanilang pagbibigay ng abiso sa mga pasahero. Dahil ang nangyayari po kasi dito, katulad niyan, dito sa NCR North, no, ang text po na nakarating sa mga pasahero ay on hold yung kanilang biyahe at delayed. When in fact, ito po ay kanselado na. No? So mas maganda po kung ang makarating sa mga kababayan natin, canceled na yung biyahe kasi ang nangyayari po yung mga pasahero natin, dumadating pa sa Pantalan kahit po kanselado na po yung mga biyahe dahil ang natatanggap po nila ay on hold lang yung biyahe o delayed. Yung araw may tatlong barko ang bumiyahe paalis ng Maynila. Pinapayuhan naman ng ating mga kababayan na makipag-ugnayan muna sa mga shipping company kung reschedule ba o gaano katagal ang delay ng kanilang biyahe bago pumunta sa Pantalan para hindi na sila maghantay ng matagal. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nasa mahigit 3,000 pamilya ang lumikas dahil sa bagyong Aghon. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, 2,500 sa mga ito ay nasa 165 evacuation centers sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Samantala, ang iba naman ay nasa kanilang mga kaanak o kaibigan. Nakapagpamigay na ang DSWD ng nasa 1.3 million pesos na halaga ng food and non-food items sa mga naapektuhan ng sama ng panahon. Paalala po natin sa ating mga kababayan na makisangguni o makipag-coordinate sa inyong mga local government units, particularly your local social welfare development officers, para po sa mga kakailanganing tulong o karagdagang assistance na inyo pong idudulog o hihilingin po mula sa ating gobyerno o sa ating pamahalaan. Ipinahayag naman ng Department of Health na nananatiling naka-code white ang mga ospital na sa mga lugar na apektado ng bagyo. Ang ating pong mga ospital doon sa mga bahagi na apektado ay code white na simula po noong May 24 pa lang. Huwag pong maalarma, ibig sabihin po handang-handa ang ating sistema. Nanganganib na bumagal ang pagsasabatas ng mga priority bill ng Marcos administration sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Ayon sa isang political analyst, partikular na mahihirapang pumasa ngayon ang isinusulong na economic charter change ng administrasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Medyo mahihirapan, no, yung administration na itawid yung kanilang legislative agenda with Senator Francis Escudero around. Mahihirapan umanong makapasa ang ilang mahalagang panukalang batas ng Marcos administration sa Senado sa ilalim ng liderato ni Senator Francis Escudero. Ayon sa political analyst na si Dr. Froilan Kalilong, may reserbasyon ng bagong Senate President pagdating sa usapin ng pagbabago o pag-amyenda sa konstitusyon. Ang posisyon anya na ito ni SP Escudero ay may implikasyon sa magiging priority measures ng Senado. Pero yung paglalatag ng mismong agenda, medyo may kumpas pa rin dyan yung Senate President kung ito ay ikukonsidere niya bilang isang priority measure or hindi. No? Pero at the end of the day, again, it's how many numbers do we have in support of the chacha. Dagdag ni Kalilong, hindi lang economic chacha ang nanganganib na bumagal ang pagpapasa, kundi ang ilan pang controversial na panukalang batas. Maaring magkaroon ng pagbagal doon sa mga controversial issues na at mga legislative agenda na kinikilala ng administration bilang priority. Pero tingin ko rin naman magkakaroon din naman ng mas mabilis na dispensation ng mga decision tsaka ng legislative processes, especially naman doon sa mga legislative measure na hindi ganoon ka-technical or hindi ganoon ka-controversial. Paliwanag naman ni SP Escudero, wala naman siyang problema sa isinusulong na pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ang nais lamang anya niya ay maipresenta o maidetalye itong mabuti sa publiko.
wala akong problema sa anumang uri ng pagpapalit. Basta sabihin lang natin sa taong bayan, ano ba talaga yun? At yun din ang iniintay kong kasagutan at nais kong malaman. Dahil yung economic provisions, may mga batas tayo kaugnay na niyan. At yung pinaka mabigat na o malaki, pending sa Supreme Court. Pag nag-desisyon ng Korte Suprema, hindi na rin naman problema yun eh. Ayon sa Senate Leader, ito ang isa sa mga pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez. Magkaiba man anya ang pananaw ng Kamara at Senado, hindi ito dahilan upang magbangayan ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na magiging mas mabilis ang pagpasa ng mga batas kung gagawing unicameral ang sistema ng lehislatura sa Pilipinas. Kaya para kay Liberal Party President at Albay 1st District Representative Edsel Lagman, napapanahon na upang pag-aralan ang pag-iisa ng Senado at Kongreso. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Gusto ko unicameral para mabilis ang legislation. At parang ma-pinpoint ang responsibility. Ang responsibility doon sa unicameral. Eh ngayon nagpapasa ng responsibility yung House o yung Senado. At tumatagal yung legislation. Kung si Albay 1st District Representative Edsel Lagman ang tatanungin, mas mainam kung unicameral ang sistema ng lehislatura sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong bicameral system ang Kongreso ng Pilipinas. Dalawang chambers ang bumubuo sa legislative system, ang House of Representatives at Senate. Kaya kahit pumasa na ang isang panukala sa isang kapulungan ng Kongreso, kailangang maipasa ito ng isa pang kapulungan bago pirmahan ng Pangulo at tuluyang maisabatas. Kung magiging unicameral ang lehislatura sa bansa, mas magiging mabilis ang pagpasa ng mga panukalang batas ayon kay Representative Lagman. Gayunman, kailangan munang magkaroon ng pag-amyenda sa saligang batas bago ito maisagawa. But that will have to entail a constitutional amendment because that is an institutional change. Kamakailan, ilang kontrobersyal na panukala ang inaprubahan ng House of Representatives, kabilang na dito ang Economic Charter Change. Subalit hindi tiyak ang kapalaran ng panukala sa Senado na kapapalit lang ng liderato. Ito ay kahit na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang economic constitutional reforms. Marso nang aprubahan ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH 7 na naglalayong amyendahan ang foreign ownership restrictions ng saligang batas sa public utilities, higher education at advertising. Nakabinbin naman sa isang Senate subcommittee ang kahalintulad na panukala o Resolution of Both Houses No. 6. Ayon naman kay Senate President Francis Chis Escudero, dapat unahin munang ayusin ang relasyon ng Senado at Kamara bago pag-usapan ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang mga kontrobersyal na panukala tulad ng Chacha. Sabi ko sa kanya, mag-usap at magkita kami sa darating na linggo marahil para mapag-usapan una sa lahat ang relasyon ng Kamara at ng Senado na sana maayos, wala nang palitan na maanghang na salita. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong pamilya ang inilikas sa Laguna dahil sa pananalasa ng bagyong Aghon kahapon. Samantala, inilikas naman ang mga pasyente ng San Juan District Hospital sa Batangas na nalubog din sa baha. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sa ngayon po, maganda na ang panahon. Nagpakita na si Haring Araw. Ang going ho, yung ginagawa naming relief operations dito sa Lalawigan. Nasa may 2,500 families ang inilikas kahapon sa Lalawigan ng Laguna bunsod ng pananalasa ng Bagyong Aghon. Dahil sa matinding pag-ulan, nakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Lalawigan ng Laguna, partikular ang bayan ng Baez sa Laguna, kung saan na-stranded ang ilang motorista dahil tanging malalaking sasakyan lang ang nakadaan. Dahil sa pagtila ng ulan, unti-unti nangang humupa ang level ng tubig baha dito sa bahaging ito ng Bae National Highway, kung kaya't nadaanan na rin ito ng mga maliliit na sasakyan. Yung kahapon ho na hindi madaanan, nadadaanan na ho naman lahat ngayon, pero may mga tubig pa rin po sa ilang kalsada dito sa amin. Pas na lahat, possible na ho lahat ng kalsada. Kwento naman ni Charisma Enek, isa sa mga apektadong residente, itinaas na nila ang kanilang mga gamit dahil sa pagtaas ng tubig baha. Sa amin na
naman, mga kahoy lang din naman yung sa amin eh, yung makina namin. Itinaas namin yung mga gamit namin na di kuryente kasi syempre, umapaw namin. Samantala, dahil na rin sa malakas sa pagbuhos ng ulan na naranasan sa Batangas, nalubog rin sa baha ang San Juan Batangas District Hospital. Dahil dito, inilikas ng San Juan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga pasyente ng naturang ospital at pansamantalang dinala sa evacuation center. Sa lalawigan naman ng Cavite, isa sa binabantayan ng mga otoridad ang ilang-ilang river sa bahay ng Lubeneta. Ngunit dahil sa putol-putol na pag-ulan na naranasan sa lalawigan, ay nanatiling nasa normal level ang ilog. Kaugnay naman ng relief operation, umabot na sa 13,400 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong residente sa Calabarzon Region. Naghanda na rin ng nasa 1,100 hygiene kits ang Office of the Civil Defense Calabarzon na nakatakda namang dalhin sa lalawigan ng Quezon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang planta ng kuryente ang nawalan ng supply dahil sa bagyong Aghon ayon sa Department of Energy. Bunso nito maaaring tumagal pa ng ilang araw ang manipis na supply ng kuryente, partikular na sa Luzon region. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. 9 na nasa on-grid, tapos 11 na sa off-grid ang mga naapektuhan ng Aghon na nawala yung kanilang supply. Umaabot sa 20 planta ng kuryente ang bumagsak bunsod ng pananalasa ng bagyong Aghon. Bukod pa ito sa mga nagpatupad na ng force outage at mababang kapasidad bago pa man pumasok ang bagyo. Ayon sa Department of Energy, nagdulot ito ng malaking kawalan ng supply ng kuryente, partikular na sa Luzon Grid na pinangangasiwaan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. The NGCP report is that the total capacity on forced outage is 4,281.3 megawatts, while the duration amounts to 260. So that's around 4,500 megawatts. Sinabi naman ng DOE na ilan na sa mga planta na ito ay isa-isa nang bumabalik sa pag-supply ng kuryente. The Task Force on Energy Resiliency has also been monitoring the efforts of the plants na bumabalik. So kailangan lang masynchronize kasama yung mga linya. Ngunit bunsod ng mga power plant outage, mas lalong numipis ang supply ng kuryente kaya napilitan na namang itaas ng NGCP ang red alert status sa Luzon Grid. Nakataas ang red alert sa Luzon Grid simula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Habang isa hanggang dalawang oras na nakataas ang yellow alert na nakatakda ng alas 12 ng tanghali, alas 5 ng hapon at alas 10 ng gabi. Dahil sa red alert, nagpatupad na ang NGCP ng manual load dropping o rotational brownout sa ilang mga lugar sa Luzon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Paliwanag ng DOE, maaaring tumagal ang ganitong sitwasyon kung hindi pa maayos ng mga planta ang kanilang pagbibigay ng supply ng kuryente. If the situation does not improve, if the plants that went offline because of the typhoon do not come back by next week, probably we'll have a red alert also next week. Inaasahan ng DOE na bagyang bababa na rin ang konsumo ng kuryente dahil sa paghupa ng init bunsod ng mga pag-ulan sa Luzon. Sa kabila nito, nanawagan pa rin ang kagawaran sa mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente upang makabawas sa power demand. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ibababa ng Queensland Government ang pamasahe sa lahat ng uri ng public transportation simula sa buwan ng Agosto. Isa itong hakbang upang mahikayat ang publiko na gumamit ng bus, tren at ferries at maibsan pa rin ang traffic. Ito ang balita ni Mavin Carrizo. 50 cents. That's all it will cost to go anywhere in Queensland's public transport network from the 5th of August. Pansamantalang babawasan ang pamasahe sa mga pampublikong transportasyon sa buong Queensland. Layo ng hakbang na ito na mapagaan ang pamumuhay ng mamamayan at maibsan ang matinding traffic sa estado. Ayon kay Queensland Premier Stephen Miles, sakop ng 50 cents flat fare ang lahat ng uri ng sasakyan.
whether that's trains, buses, or ferries, and no matter how long the trip, just 50 cents. Umaasa ang pamahalaan ng Queensland na sa pamamagitan ng inisyatibong ito ay mahihikayat ang mamamayan ng mag-commute. Maven Cariso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang pinahahalagahan. Sugatan ang 12 tao na lulan ng isang flight ng Qatar Airways matapos na makaranas ng matinding turbulence araw ng Linggo. Base sa mga reports, sinasabing lumapag sa Dublin Airport ang flight QR017 bandang alauna ng hapon. Agad umuna itong sinalubong ng emergency services, kabilang na ang airport police, ayon din ang fire and rescue department, kung saan sugatan ang 6 na pasahero at 6 na crew dahil sa naranasang matinding turbulence sa himpapawid. Sa isang pahayag, sinabi ng Qatar Airways na nagtamo ng minor injuries ang mga ito na agad din binigyan ng medical attention. Nangyari ang insidente 5 araw matapos ding makaranas ng matinding turbulence ang isang Singaporean Airlines kung saan isang pasahero ang nasawi. 2 bata ang kabilang sa 15 taong nasawi o taong nasawi sa pananalasa ng tornadoes sa central area ng Estados Unidos. Daan-daan 1,000 households din ang walang supply ng kuryente sa mga apektadong estado ng severe weather condition. Ito ang balita ni Abby Valdez. We are still going through a significant weather event that is going to have another round of dangerous storms coming through tonight to late tonight, depending on where you are in the state. Milyong tao sa central na bahagi ng Estados Unidos ang patuloy na nakararanas sa matinding pag-ulan, malalakas na hangin at nakamamatay na ipo-ipo ngayong Memorial Day weekend. Kasunod nito, nagdeklara na ang mga opisyal ng iba't ibang mga estado ng state of emergency dahil sa mga deadly hurricane na mayroong lakas na aabot sa higit 135 miles per hour. Naiulat din na matinding pinsala sa mga estruktura, partikular sa Texas, kung saan makikita sa isang video na kuha ng mga netizen ang pagtama ng ipo-ipo sa isang gas station sa lungsod ng Valley View. Ayon naman sa ulat, 15 tao ang nasawi bunsod nito, kabilang ang 7 sa Texas, 5 sa Arkansas, 2 sa Oklahoma at 1 sa Kentucky. 2 sa mga nasawi ay mga bata. Samantala, ipinahayag ng National Weather Service na patuloy ang dalambanta ng matinding pag-ulan at hangin habang patungo silang ang bahagi ng Estados Unidos ang masamang panahon. Partikular na inaasahan ang matinding ulan Lunes ng umaga Memorial Day sa New York City, kaya naman nag-abiso na ang mga opisyal na mag-ingat sa matinding pagbaha. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagprotesta ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa ipinatutupad na unilateral fishing ban ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag na inilabas ng DFA ngayong araw, mariin itong kinundina ang bagong kautosan ng China na anilay malinaw na paglabag sa international law at panghahamak sa soberanya at maritime rights ng Pilipinas. Ayon sa DFA, hindi nila kikilalanin ang fishing ban na ipinatutupad ng China na sinasabing nag-umpisa noong May 1 at tatagal hanggang sa September 16. Sakop ng sinasabing pagbabawal sa pangingisda ang bahagi ng karagatan na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Muling igiliit ng Pilipinas sa China na itigil na ang paggawa ng anumang illegal na aksyon sa West Philippine Sea na lumalabag sa soberanya ng ating bansa. Muli rin itong hinikayat ang China na tumalima sa international law at igalang ang desisyon ng 2016 Arbitral Award. Ginawa ng China ang announcement ng fishing ban 1 linggo matapos itong sabihin na kanilang ikukulong ang mga dayuhan na magte-trespass sa South China Sea. Inaasahang ipapadeport ng Bureau of Immigration na BI ang isa pang miyembro ng notorious Japanese gang na Luffy. Ilang miyembro na ng grupo ang ipinadeport ng gobyerno nitong taon pabalik ng Japan. Ito ang balita ni Dante Amento.
Naaresto kahapon sa Barangay Poblacion, Makati City na mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isa pang remnant o natitirang miyembro sa bansa ng kilalang Japanese gang na Luffy. Kinilala itong si Nagaura Hiroki, 26 na taong gulang. Ayon sa BI, ang pag-aresto kay Hiroki ay matapos ipagbigay alam ng Japanese government na nasa Pilipinas ang nasabing pugante dahil sa kasong theft at robbery. Mayroon na rin itong warrant of arrest sa Japan. Dagdag pa ng kawanihan, 2019 pa nagtatago sa bansa ang dayuhan at 2022 naman na ipaalam sa kanila ang hinggil sa kaso nito sa Japan. Iniimbestigahan din si Hiroki dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa telecommunications fraud activities. Sa ngayon, blacklisted na ito sa bansa o hindi na muling papayagan na makapapasok oras na ito ay maipadeport na napamahalaan. Kasalukuyan itong nakaditine sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Noong Enero nitong taon, 8 sa kanilang kasamahan ang ipinadeport ng immigration at 2 naman nitong nakaraang Marso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumuho ang bahagi ng ginagawang kalsada sa Valenzuela City kasunod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan dahil sa bagyong Aghon kahapon. 12 mga pamilya ang inilikas ng Valenzuela City Government at posibleng abutin sila ng 5 buwan bago makabalik sa kanilang mga tahanan. Ito ang balita ni JP Nunez. Supposedly this month or this week, maglalagay na po tayo ng retaining wall to formally close. Naunahan ho tayo ng sama ng panahon. Lalagyan na sana ngayong Linggo ng mga harang na bakal ang ilalim ng kalsada sa ginagawang legislative building sa Valenzuela City. Ngunit dahil sa lakas ng ulan kahapon na dulot ng bagyong Aghon, lumambot ang lupa sa paligid nito, dahilan para gumuho ang ilalim ng kalsada na malapit sa residential area sa Agustin Street. In place po yung aming mga steel columns or steel matting, yung pressure po ng tubig sa ilalim ho ay sobrang lakas, causing it na bumigay. Ayon sa District Engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH na si Engineer Ruel Umali, nagsagawa naman umano ng soil testing bago gawin ang building. Ngunit dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, masyado nang lumambot ang lupa. Nung bago po tayo nagtayo ng building, nagkaroon po tayo ng pag-aaral, soil testing po. So, capable naman po na magtayo tayo ng building with 2 basements. Batay sa plano, 4 palapag na building ang itatayo sa lugar at meron itong 2-floor basement. Ayon sa mga residenteng naapektuhan, matagal nang inirereklamo ang construction dahil nga nagdudulot ito ng bitak sa kalsada. Nakailang report na namin yan, nireport na namin sa barangay, nagpetition na rin kami, address to the mayor, ganyan. Ayun nga, hanggang sa ganun lang, yung parang gagawin, masisira. Gagawin na naman, masisira, gano'n. Kaya ang adre ka sana namin, kung gagawin naman sana, yung pang long term na. Basta yung sinasabi namin doon na yung may crack, yung nagka-crack yung sa harapan ng bahay namin na tiniran, meron na, yung sa hagdanan na gano'n, tapos yung kalsadang mahaba. Nireklamo na nung mga may-ari, tinatagpian, yung butas, ay yung giwang niyang gano'n, pinapasakan nila ng semento. Siyempre, bubuka pa rin yun. Sa ngayon, gigibain na ng city government ang buong kalsada at iuusog ang ilalagay na retaining wall. Dahil dito, hindi muna pwedeng bumalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan upang maiwasan ang posibleng peligro. 12 pamilya ang inilikas ngayon sa evacuation center. Ito yung evacuation center sa Malinta National High School na pinagdalhan ng mga residente na naapektuhan ng gumuhong kalsada sa Valenzuela City. Ayon kay Mayor Gatchalian, habang hindi pa pwedeng bumalik yung mga residente sa kani-kanilang tahanan, pwede muna silang humanap ng apartment at sasagutin ng city government yung kanilang magiging gastusin. Ayon sa city government, aabutin ng 5 buwan hanggang sa maisaayos ang pundasyon ng building at saka palang pababalikin ang mga residente. Bukas, magbibigay ang city government ng ting 20,000 pesos sa kada pamilyang apektado para magamit sa paglilipat ng bahay.
Pero kung ang mga residente ang tatanungin, hindi nila ito aabot ng 5 buwan sa renta lamang. Kulang ko sa kulang. Pero siyempre, 20,000 is still 20,000. Malaking tulong na rin kaysa sa wala. I mean, pero di ba, hindi enough talaga. Hindi ko nga alam eh. Mahirap ng buhay namin. Hindi ko alam kung paano. Bukod sa city government, nangako rin ang contractor ng proyekto na magbibigay ng tulong pinansyal sa mga naapektuhang residente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaki ang posibilidad na magdeklara na ang PAGASA ng pagsimula ng tag-ulan sa susunod na linggo. Ngunit asahan pa rin na may mga lugar sa bansa na makararanas ng mataas na heat index sa mga susunod na araw. Ito ang balita ni Jed Neresina. Hindi yan buong bansa na dinideclare ng tag-ulan. Sa western side lang yan nakafocus, no? Sa kasi yan yung pinaka mas prominent yung variation from konting ulan at masyadong maraming ulan. Ilang araw bago pumasok sa bansa ang bagyong Aghon, madalas na ang mga pag-ulan sa hapon at gabi. At nitong weekend naranasan na ang matinding buhos ng ulan sa Southern Luzon, Bicol Region at iba pang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa PAGASA, katumbas na ng 2 buwang ulan ang dala ng bagyong Aghon. Ipinahayag pa ng PAGASA na sa susunod na linggo posibleng opisyal nang magsimula ang panahon ng tag-ulan. Kung pagbabasehan naman natin yung mga posibleng umiral na hangin at umiral na ulan sa mga susunod na araw, then hindi natin inaalis yung chance na magkaroon tayo ng pagsisimula ng tag-ulan as early as next week. Yun na yung pinakamaagap. Sa paglabas naman ng Philippine Area of Responsibility ni Typhoon Aghon, ay asahan pa rin aniya ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Yung mga nasa kanlurang parte po ng Luzon ay makaka-experience muli ng mga pag-ulan. We're talking of Western Visayas, Mimaropa, then meron din kalat-kalat na ulan sa mga Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Ilocos Region. Ngunit ayon sa PAGASA, paglabas ng par ni Typhoon Aghon ay asahang muling tataas ang heat index sa ilang mga lugar. Ngunit taliwas sa dati nating nararanasan, magiging mas madalang na ito ngayon. Posible pa rin na makapagtala tayo ng mga dangerous levels of heat index kung dito sa may eastern side. So maring dito sa may eastern Visayas, central Visayas, Caraga region, Davao region, northern Mindanao, and then parts of Bicol region din, posible maka-experience pa rin ng mga matataas na heat indices. Inaasahan ding pagdating ng July hanggang September ay magsisimula na ang La Nina phenomenon na magpaparami ng pag-ulang maaaring maranasan sa bansa. By the period of July, August, September with 69% chance na maaring na mag-swing tayo o lilipat sa from neutral to La Nina episode. Pinapayuhan ng mga kababayan nating manatiling laging handa sa anumang panahon o kalamidad na maaaring dumating. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa ilalim pa rin ng signal number 1 ang 5 lugar sa bansa habang palayo sa Luzon ang bagyong Aghon. Pakinggan natin ang bahagi ng latest weather update mula sa PAGASA. Magandang hapon, ako muli si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding po sa ating minumonitor na si Typhoon Aghon with international name na Iwinyar. Ito po yung ating latest satellite animation. And as of 4 in the afternoon ay huling namataan yung mata nitong si Bagyong Aghon, 155 kilometers po sa silangan ng Kasiguran sa Aurora. So taglay pa rin ito ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may gustiness hanggang 170 kilometers per hour. At mabagal pa rin po ito na kumikilos, 10 kilometers per hour lamang, east-northeast habang nasa may silangan po ng Northern Luzon. Base rin sa ating latest satellite animation, unti-unti nang ini-enhance nito yung ating southwesterly wind flow o yung mamasamasang hangin po galing dito sa may timog kanluran. At ibig sabihin niyan, meron tayong mararanasan mga pag-ulan in many areas dito sa may Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Mimaropa ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. And based na rin po sa ating latest satellite animation, wala tayong mga cloud clusters maliban na lamang dito
ito na posibleng maging isang low pressure area or panibagong bagyo sa mga susunod po na araw. Ito naman po yung latest track ng PAGASA regarding dito kay Typhoon Aghon. Kahapon po ng umaga, kung mapapansin po nila, halos na natili lamang siya dun sa may area po ng Quezon Province, yung kanyang sentro, dahil ito yung time kung saan magkakaroon siya ng pagliko or pag-recurve na tinatawag. Kaya medyo nadamihan po yung ulan na bumagsak dun sa may area po ng Calabarzon, lalo na sa may Quezon. And then afterwards, kumilos na siya pa northeastward, even though mabaga lamang po, dumaan dito sa may Polillo Island sa Quezon, hanggang sa nakarating po dito sa may eastern side coastal waters po ng Aurora, and bukas po ng madaling araw inaasahang mas lalayo pa ito, 300 kilometers east of Tuguegalaw City, Cagayan. Pagsapit naman po bukas ng hapon, around 500 kilometers east of Batanes, at mas lalayo pa pagsapit po ng Wednesday ng hapon, more than 1,000 kilometers na east northeast of extreme northern Luzon. At afterwards, lalabas na po siya ng area of responsibility. For the next 2 days, mananatili pa rin po siya as a typhoon that is between 140 hanggang 155 kilometers per hour. So medyo malakas pa rin po, even though yung ating inaasahang malalakas sa mga hangin na itong nasa circle na ito ay hindi na may experience ng ating bansa paglabas niya or paglayo pa ng konti bukas ng madaling araw. Sa ngayon po, ito yung ating mga signal number 1. So natanggal na po yung ating mga areas na mayroong signal number 2 dito sa may Eastern Isabela and sa Aurora. Meron tayong signal number 1 pa rin sa eastern portion of Quirino, kabilang ng Madela, Nagtipunan, and Aglipay. Southern portion of Nueva Vizcaya, kabilang ang Anfolso, Castañeda, Dupax del Sur, and Dupax del Norte. Eastern portion of Isabela, kabilang ang mga bayan ng Divilacan, San Mariano, San Guillermo, Jones, Etchage, San Agustin, Makunakon, Ilagan, Benito Sullivan, Angadanan, Naguilian, Kawayan, Palanan, and Dinapige. Buong Aurora po, signal number 1, ganyan din sa northern portion of Quezon, General Nacar, Infanta, Real, at buong Polillo Islands. At signal number 1 din po sa northwestern portion of Camarines Norte, Vincennes, Paracale, Jose Panganiban, and Capalonga, kabilang na po ang Calaguas Islands. So ito yung mga lugar pa rin po na makakaranas ng pagbugso ng hangin, bagamat hindi na po ito kasinlakas as nitong mga nagdaang araw. Ano nga ba yung inaasahan natin? Meron tayong mga minsan malalakas na hangin, lalo na po sa mga coastal and mountainous or upland areas po sa mga susunod na oras. Pero habang lumalayo nga itong si Bagyong Aghon, posibleng mabawasan pa ito, at possibly by tomorrow po wala na tayong tropical cyclone wind signals. Sinagot ng bagong pinuno ng Senado ang mga lumalabas sa mga haka-haka na naging mit sa umano ng balasahan sa mataas sa kapulungan ng Kongreso. Nilinaw din ito, wala siyang sama ng loob sa pinatalsik na liderato. Ito ang balita ni Hardin Delgado. So unfair kay Senator Bato yung mga akusasyon na yun. Na yun ang dahilan at yun ang punod-dulot ng lahat ng to. Isang linggo matapos ang rigodon sa Senado, itinanggi ni Senate President Francis G.S. Escudero na dahil umano sa binansagang PIDEA leaks, kaya napatalsik sa Senator Juan Miguel Mig Zuberi. Punto ng Senador, hindi umano patas para kay Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga akusasyon laban sa kanya. Kung si Senator de la Rosa anya ang dahilan, giit ni Senator Escudero, siya umano dapat ang pinalitan bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at hindi si Senator Zuberi. Sinasabing ang investigasyon sa PIDEA leaks ang naging mitsa para patalsikin si Senator Zuberi dahil hindi umano nito napigilan si Senator De La Rosa sa pagsasagawa ng pagdinig sa issue na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato na nag-usap kami, kung yun ang dahilan, bakit pa kami magpapalit ng Senate President? Ito siya nalang dapat yung pinalitan. Na hindi naman namin ginawa sa nananatiling chairman ng Public Order Committee. Pinabulaanan din ni Senator Escudero ang isiniwalat ni Senator Bato na ang hindi pagpayag ni Noy Senate President Zuberi na dumalo si Senator Ramon Bongrevilla sa sasyon online dahil sa kanyang foot injury ang naging mitsa sa paliklidarato. Si Senator Joel Villanueva sumuporta sa pagpayag kay Senator Revilla, hindi ba? Ako yun din ang posisyon ko. E bakit magkaiba kami ng boto? Kaugnay sa pagpapulit. So tingnan nyo na lamang yung listahan ng mga bumoto at sumuporta.
At yun ang sasagot mismo sa anumang katanungan kung bakit nga ba. Kung magkaiba yun, edo ibig sabihin hindi yun ang bukod tangi at tanging rason para sa lahat kung bakit naganap yun. Gayunman, nilinaw ng bagong Senate President na wala siyang sama ng loob sa grupo ni na Senator Zuberi at tiwalang malalampasan ng Senado bilang institusyon ang mga kinahaharap ngayong issue. Hindi ko naman sila iniiwasan. Marahil magkausap kami dito sa Senado mismo, sa labas, kung magkita. O kung na-miss ko sila o na-miss nila ako, madali naman mag-textan din. Dahil hindi naman kami magkaaway, wala ako nakikitang rason para hindi kami maging maayos ang relasyon. Bagaman magkaiba ang pananaw namin sa ilang mga bagay. Habang naka-adjourn ang sesyon sa Senado at Kamara, pag-uusapan pa ng Senado ang mga panukalang batas na bibigyang prioridad sa pagbabalik sesyon. Ayon kay Senate President Escudero, hihingiin din ang lahat ng priority bills ng mga senador at ikokonsidera rin ang prioridad ng Kamara na maaaring ipasa ngayong taon bago pa magsimula ang pangangampanya at anyay pamumulitika para sa 2025 elections. Sa ngayon, hindi pa nakakapagpulong si Senator Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Jardine Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumepensa ang isang senador sa mga bumabanat laban sa ginagawang investigasyon ng Senado kay Bambantarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng pahayag ni Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Ang Si na nagiging sarsuela na umano ang investigasyon at nalilihis na mula sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa bansa. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, hindi ito pag-atake sa mga Pilipino na may Chinese heritage. Anya lumabas ang mga revelasyon patungkol sa mayor matapos sa mga ebidensya na nagdadawit sa kanya sa mga krimen na konektado sa Pogo at galing din anya mismo sa mga salita nito ang iba pang ebidensya. Dagdag ng senadora, magiging pabaya ang Senado sa tungkulin nito kung hindi titingnan ng anggulong umano'y hacking at surveillance activity sa Pogo sa Bamban sa gitna ng anya'y mga agresibong operasyon ng China sa buong mundo. Naninindigan ang mambabatas na hindi katanggap-tanggap ang racism at xenophobia at walang sinuman ang dapat makaranas ng diskriminasyon. Ipinuto rin ni Senator Ontiveros na hindi ito tungkol sa politika kung hindi patungkol sa national security at kapakanan ng mga kababaihan at kabataan. Patuloy na kinakalap ng Office of the Solicitor General o OSG ang mga ebidensya mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sources kaugnay sa ginagawa nilang investigasyon sa issue ni Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Solicitor General o Soljen Menardo Guevara, pag-aaralan nila ito kung mayroon bang sapat na batayan para simulan ang co-warranto proceedings laban kay Mayor Guo. Dagdag ni Guevara, kabilang sa kanilang hinihingan ng mga impormasyon ay ang Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, Department of Education, Philippine Statistics Authority at iba pa. Paglilinaw pa ni Guevara, ang kanilang focus sa investigasyon ay ang eligibility ni Guo na humawak ng pwesto sa gobyerno at hindi ang yaman o ari-arian nito. Maari din anya nilang gamitin ang ginawang pagdinig sa Senado bilang reference. Nahuli na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril sa opisyal ng Land Transportation Office noong May 24, 2024 sa Quezon City. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, ang suspect ay nasa kustodiya na ng Quezon City Police District. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Ito pong suspect po natin ay nahuli within 24 hours po doon sa pagkandak po ng QCPD ng kanilang investigation at more or less at least 4 witnesses po yung nakapagbigay po sa atin ng information that give credence doon po sa identification po nitong suspect po. Hawak na ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril at pagpatay sa Land Transportation Office official na si Mercedita Gutierrez. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, nakilala ito matapos na mahulog ang belt bag na naglalaman ng ORCR ng motorsiklong gamit sa pamamaril. Immediately po ay nag-create po ng SITG o Special Investigation Task Group ang QCPD
At based po doon sa mga nakuha po nilang ebidensya, particularly yung kopya po ng ORCR ng motor na involved po dito sa insidente, ay nakapagsagawa po sila ng follow-up operation, at yung investigation po nila led to the identification po ng primary suspect po natin, a certain alias Danny po. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na inaalam pa ng mga otoridad kung may kinalaman sa trabaho o personal grudge ang motibo sa pamamaslang. Iniimbestigahan din kung may nagbayad sa suspect para patayin si Gutierrez. But as to the motive po ay hindi pa po malinaw sa ngayon, dahil inaalam pa po natin kung ito po ba ay may kinalaman sa trabaho po ng ating biktima sa LTO, but we are not discounting this early kung ito po ba ay may kinalaman o ito'y personal grudge, dahil inaalam pa po kung meron pa pong ibang tao na involved dito sa kaso na ito. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga pulis sa pamilya ng biktima upang malaman kung nakatatanggap ito ng banta sa buhay. Sa ngayon po ma'am ay patuloy po yung coordination po ng QCPD sa pamilya po ng ating biktima. Subalit humingi po sila ng kaunting oras po para sila po ay makapagluksa. Pero handa po silang makapagtulungan sa ating kapulisan. Yan na siya. Yan na yun. Si Gutierrez ay sinunda ng suspect na nakamotorsiklo noong May 24 saka pinagbabaril sa bahagi ng Camyas, Quezon City. Inihahanda na ng QCPD ang reklamong murder na isasampa sa suspect. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Police Regional Office 11 na walang kinalaman sa politika ang pagtanggal sa 35 pulis ng Davao City PNP. Ito ay bahagi lamang umano ng proseso sa kanilang gagawing investigasyon sa kaso ng war on drugs sa lungsod. Samantala, 21 matataas na kalibre ng baril naman ang isinuko ng isa sa mga kapwa-akusado at personal assistant ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito ang balita nila Lane Moreno. I want to make it clear na yung pagka-relieve ng 35 DCPO personnel is trabaho lang po. Walang personalan or politics o political colors. Wala. Trabaho lang po talaga. It's part of the process. Walang kinalaman sa politika at hindi personal ang ginawang pagtatanggal ng Police Regional Office 11 sa 35 pulis sa Davao City PNP. Ito ang nilinaw ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey bilang tugon sa mga espekulasyon na politika o mano ang nasa likod ng relief order. Ayon kay De La Rey, bahagi lamang ito ng police procedure upang bigyang daan ang investigasyon ng RIAS 11 sa pagkamatay ng 7 drug personality sa police operation. Dumaan din anya ito sa deliberasyon bago inaprubahan ng regional director. Itong May 23, unang tinanggal si Police Colonel Richard Badal matapos ang mayigit 2 panunungkulan bilang director ng Davao City Police. Nasundan pa ito ng 34 na officers at PNCOs, kabilang na ang mga station commanders noong May 24. Naka-aside na sa Regional Personnel Holding and Accounting Section ng Police Regional Office 11 ng 35 pulis. Kapag napatunayan nilang wala silang lalabag na pulisiya sa war on drugs, ay maaari silang makabalik sa kanilang dating assignment. Kinundi na naman ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang ginawang pagtatanggal sa mga pulis sa lungsod sa kasagsagan ng war on drugs. Nananawagan naman ito ng transparency sa umano'y hindi makatarong ang aksyon ng PNP. Mula March 23 hanggang 26 ngayong taon, 7 drug personalities ang nasawi sa Davao City matapos umupo sa pwesto bilang City Director si Badang. Kasabay ng kanyang pag-upo sa pwesto, nagdeklara ng war against illegal drugs si Davao City Mayor Baste Duterte sa lungsod. Samantala, 21 matataas na kalibre ng baril ang isinuko ng kampo ni Barangay Captain Crescente Enteng Canada sa Criminal Investigation and Detection Group 11 nitong Sabado. Kabilang narito ang mga handguns, rifles, shotgun, live ammunition at magazine. Wala din akong information kung galing kay Sir Kakibuloy yung ibang firearms or hindi. Ang kuan lang naman dito ay nakapangalan sa kanya yung mga firearms na surrender niya for safekeeping. Si Crescente Canada, ang isa sa personal assistant at kapwa-akusado
ng religious leader na si Apollo Kibuloy sa kasong human trafficking at child abuse. Ayon kay Attorney Israelito Torion, ang Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ, ipinatago ng kanyang kliyente na isang gun sports collector ang mga baril para ipakita na wala silang intensyon na gamitin ito upang protektahan si Kibuloy laban sa mga otoridad. Para wala talaga silang masabi, para in good faith talaga kami that we do not have any intention to use violence in order to further our legal as well as godly objectives, then we entrusted it. Noong May 2, imang baril ang isinuko ng kampo ni Kibuloy sa pulis. Patuloy pa rin ang paghahanap ng PNP sa kinaroroonan ni Kibuloy at 5 pang akusado. Lenine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inatasan na ng Department of Health o DOH ang Bureau of Quarantine na magpatupad ng mahigpit na screening sa mga pasaherong nanggagaling ng ibang bansa kasunod ng kumakalat na COVID-19 flirt variant. Sa ngayon ay inilagay na ng DOH sa heightened alert status ang lahat ng BOQ stations at iba pang concerned agencies upang mapigilan ang posibleng pagpasok sa bansa ng bagong variant ng COVID-19. Totoo po yung meron kaming nilabas na Bureau of Quarantine memorandum na nagpapahigting ng pagbabantay ng ating quarantine sa mga ports of entry. Hindi ho ito dapat dahilan para maging alarma tayo. Tayo po ay nagmamatyag para sa pagpasok kung meron man ng ating KP2 and KP3 COVID variants. Mild po sila. Hindi ho problema yan at kayang-kaya ng ating sistema. Paalala ng BOQ sa mga biyahero na manggagaling ng abroad, kompletuhin ang detalye sa kanilang mga health questionnaire sa electronic travel application. Pinapayuhan din ang mga may sintomas ng COVID-19 na mag-home isolate upang maiwasan na makapanghawa ng sakit. Batay sa monitoring ng World Health Organization, sinasabing ang flirt variant ang dahilan ng dumarami na namang kaso ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa ibang mga bansa. Nasungkit ng BFP firefighters ang 9 na panalo matapos pataubin ng DFA emissaries sa 3 straight sets sa pagpapatuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Maynila kahapon. Wagi naman ang Comelec Suffragettes laban sa SSS Pension Protectors sa 3-2. Habang nasa top spot na ng team standing ang AFE Lady Gunner matapos talunin ang SSS Pension Protectors sa 3 straight sets. Ito ang balita ni Hari Ilacan. Sa first game, nasungkit ang BFA Firefighters ang 9 na panalo nito matapos pataubin ang DFA emissaries sa 3 straight sets. Naging dikit ang laban sa pagitan ng BFP Firefighters at DFA emissaries dahil sa mga unforced errors ng Lady Firefighters sa first set. Nakuha ng Lady Firefighters ang set 1 sa tulong nila Gang Abeliana at EJ Mamangon sa score na 25-23. Sa second set, tinabakan ng BFP ang DFA sa mga atake ni Stephanie Adolfo at Gang Abeliana. Nakuha ng Lady Firefighters ang second set sa score na 25-9. Sa third set, binomba ng sunod-sunod na quick attack ni Abeliana at Adolfo ang emissaries. Nakuha ng BFP ang 3rd set sa score na 25-19. Best player of the game, si Gang Abeliana na nakapuntos ng 10 attacks, 1 block, 1 service ace. Huwag laruin yung laro kasi kahit na alam namin, alam nila sa sarili na kaya nila makipagsabayan, huwag pa rin maging masyadong pampante. Parang biglang nahatak pababa yung momentum ba? Yun lang, mag-adjust lang na mag-adjust. So yun lang, unexpected kasi may mga players ako na hindi nakarating due to heavy rain. So yun, at least nakapag-adjust kahit papano, dumikit. Yun naman ang goal. Ma-execute pa rin nila kung ano yung pinag-trainingan namin. Sinabi ko rin naman na kung ano man yung mangyari, ilaro lang ng ilaro. Sa second game, wagi ang Comelec Suffragettes kontra SSS Pension Protectors sa 3-2.
Sa first set, nagpaulan agad ng sunod-sunod na quick attack at cross-court attack si Pancharis Semuang ng SSS Pension Protectors. Depensado naman ang Comelec sa tulong nila Judith Abil at China Tanagan. Ngunit nakuha pa rin ng Pension Protectors ang unang set sa score na 25-18. Sa second set, nakabawi ang Sapra Jets sa Pension Protectors sa mga atake ni Abil at Tanagan sa score na 19-25. Sa third set, hindi na nagpatinag ang Comelec sa mga atake ni Natanagan at Abil sa koponan ng Pension Protectors at nakuha nila ang third set sa score na 21-25. Sa fourth set, hindi umatras sa laban ang Pension Protectors sa mga atake ni Natanagan at Abil sa koponan ng Sapra Jets kaya nakuha nila ang panalo sa fourth set sa score na 25-22. Sa fifth set, naidikit pa rin ng Pension Protectors ang laban. Ngunit hindi pa rin natinag ang Comelec sa mga atake nila Abil at Tanagan. Kaya nakuha nila ang panalo sa fifth set sa score na 13-15. Best player of the game, si Judith Abil ng Sapra Jets na may 39 attacks, 3 service aces. Nasa kanila yan kung gusto talaga nila manalo. Mas lalo pag fifth set. Ano na yan eh, parang spirit na nila kung gusto talaga nila manalo. Kami, mga coaches, ibang coaches namin, tinuturo lang namin yung defense pattern nila, kung saan sila kukuha ng bola. So, ayun, nakuha naman nila. Maganda yung palitan nila kasi gumana din naman yung depensa namin, yung binractice namin, natatapatan nila. Pati nga yung pinagandaan din namin isang nilang import, wala naman, di nakapaglaro. Sa third game, panalo ang AP Lady Gunner kontra Senate Lady Defenders sa 3 straight sets. Dinomina ng Lady Gunner ang una hanggang ikatlong set ng laban nito kontra Lady Defenders sa mga quick attack ni Ayari Ryongko at off-speed attack ni May Madulid. Dumipensa naman ang Lady Defenders sa tulong nila Jaben Sabas at Menchi Tobiera sa first set at May Madulid at Ann Pantino sa second at third set. Ngunit abigo pa rin sila makuha ang panalo. Panalo ang Lady Gunner sa tatlong magkakasunod na set sa score na 25-22, 25-20 at 25-16. Best player of the game, si Ayari Ryongko ng Lady Gunner na may puntos na 12 attacks at 4 blocks. Actually, yung ano sila, slow starter sila. So ang gusto ko lang talaga sa kanila, talagang nakikinig sila sa amin. Sa aming mga coaches. Kaya madali nilang nagagawa yung gusto nila. Maganda naman yung laro. Wala naman ako kami masabi sa effort. Lalo na ng mga ano namin, organic na players. Maayos talaga yung, maayos yung laro namin. Kaya lang talagang masyadong buo lang yung game. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na Miyerkules, May 29, 2024 sa Paco Arena, Manila. Sa first game, magtutuos ang BFP Lady Patrollers at SSS Pension Protectors alas 12 ng tanghali. Susundo naman ito ng paghaharap ng DFA Emissaries laban sa PNP Lady Patrollers alas 12 ng hapon. Habang Judiciary Justice Servers at AP Lady Gunner naman ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito na po ang ating mga kausing ng araw po ng Lunes. Salamat at shoutout po kina Jojo Alejandro, si Fred Cardenas at Jacinto Gutib. Maraming salamat din kay Jen Gascon, Rogs Colambot at Rezalito Graniel. Narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 1:3-4 na nagsasabi, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap
na walang anumang kakulangan. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.